Sino nga ba naman ang hindi matatakot sa shoot on sight order ng mismong Pangulo ng Bansa? Nang dahil sa bantang ito, kaya raw napasuko si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. na umano'y may kinalaman sa illegal drug trade sa Eastern Visayas. Natakot talaga ako dahil gusto ko pang mabuhay. Binigyan ni Duterte ng taning na 24 hours si Espinosa at anak na si Kerwin para sumuko. Matapos makulimbat ang 1.9 million pesos na halaga ng shabu sa tennis court malapit sa bahay nila sa isang buy-bust operation kung saan 5 sa staff ni Mayor at 2 bodyguard ang naaresto. Nang mabalita ang bilang na ang oras niya, pumunta si Mayor sa campground. Kung siya nag-surrender at may armas, papatayin ko talaga ito. Papatayin ko talaga pag may armas ito. Giit ni Mayor, huwag siyang tawaging narco-politician. Wala rin daw siyang alam sa illegal na droga at wala rin siyang pinoprotektahan. My family is in the US. I have my mother and my sisters, my brothers. They helped me on that election time. Tagal na, siyempre, winarningan ko siya. Pero hindi ko kasi maano yung ano niya, yung he have their own decision. Diba? Hindi ko siya pwedeng hawakan dahil malaki na siya. At meron siyang kanyang pag-iisip. Matagal na raw niyang hindi nakakausap ang anak. Hindi niya alam kung nasaan ito, pero nagparetoke daw ng muka ang kanyang anak. Ayon kay De La Rosa, effective pa rin ang shoot on sight order laban kay Kerwin. Kung nakikinig ka ngayon, Kerwin, you better surrender or die. Kung ayaw mag-surrender ni Kerwin at siya lumaban, papatayin namin siya. Okay lang sa'yo? Okay. Ha? Okay. Okay lang sa'yo, ha? Okay. Pag hindi siya magsurrender, mamamatay siya. Hanggang ngayon, walang arrest warrant ang PNP kay Espinosa at sa anak. Right now, wala tayong pinahawakan kaso sa kanya, kay Kerwin. But still, inaamin na kanyang father that he is really into drug dealing in that part of the country, particularly Eastern Visayas.